Okay, magandang araw po sa inyo, mga kapatid. Pag-aaralan po natin ngayon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Katipunero at bakit pinatay ng Kastila at ng grupo ni Emilio Aguinaldo si Dr. Jose Rizal. Okay. So, dalawa ang major na dahilan kung bakit walang awa nilang pinatay ang ating unang pangulo ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal na ipinaglaban ang kanyang bansa hanggang huling hininga. Okay. Yan po ang ating paragraph 1, di po ba? So, hindi isinuko ni Dr. Jose Rizal ang buhay niya sa mga dayuhan. Okay? Yan po. Pag sinabi pong mga dayuhan ay sila po ay mga tao, mamamatay tao, umaalipin at oppressors. Ano po? At yan, mga dayuhang yan, pinagbabawalan ni Dr. Jose Rizal na okay, susugin po natin no, pumatay sa mga tao. Okay. So, sinasalaysay po ni Dr. Jose Rizal no, na maraming pinatay ang Kastila at ang mga sangli no, nakakampi ng simbahang Espanyol. Okay, marami silang pinahirapan at hindi itinuring na Pilipino. Okay? At dahil maraming mga pinatay, no? Maraming naghihirap na mga ina. So, mula noong iwagayway ni Emilio Aguinaldo ang kanyang plag, natapos ba ang paghihirap ng mga ina? Ang kanilang mga kapighatian, ang kanilang mga pagdarahop, pag-iyak sa kanilang kasadlakan, no? Sinadlakan ang kanilang buhay. So, maraming naulila dahil maraming pinatay si Emilio Aguinaldo. Maraming na wala ng asawa dahil maraming pinatay si Emilio Aguinaldo. Pag sinabing Emilio Aguinaldo po, wala pong iba kung hindi ang mga gobernadorsilyo. So, tuwing ginagamit po natin ang plug ni Emilio Aguinaldo, parehas po ang mangyayari niyan for almost 400 years na ang Kastila bago patayin si Dr. Jose Rizal. At hindi po magbabago yung kulay ng langit. Yun ang sabi ni Dr. Jose Rizal. Okay? Marami sa ating ikukulong dahil sa tanim ebidensya at pagtuturo ng kamay ni Emilio Aguinaldo. Ang ugali po ni Aguinaldo ay magturo, magbintang, at o kaya mag-akusa na kung sino ang gusto niyang torturin. O sino ang kanyang gustong patayin ay magtuturo. Kaya po yung hintuturo ng mga intsik sa panahon pa ng Kastila ay ganun po ugali nila. Nagsasaklob sila ng bayong at dalawang butas lang ang nandun para hindi sila makilalang sila yung intsik. Dahil after Japanese War, may great
may great plan sila na dapat after ng Japanese War ay sila uli ang maghari. So, nagtataklob sila. Hindi po mga Pilipino. Ang mga Pilipino hindi nagtataklob. Okay? And for yourself, pray that your final redemption you'll see. So, sa ngayon, yung final redemption ng ating pambansang bayani, hindi pa natin nakikita. Bakit? So, balik naman tayo po dito sa straight line na ito. May dahilan po yan. So, ikot tayo doon sa region of Luzon. So, pupunta tayo doon sa isang circuit diagram. Okay. So, bakit ito po? Dahil yung mga mamamatay tao ay itiniklop nila yung kulay ng langit. Okay, ibig sabihin, binaliktad nila. Ano? Ang ginagawang masama yung Pilipino, habang ginagawa nilang mabuti sila, sa pagpapatuloy na krimen na kanilang pinaninindigan hanggang sa wakas ng panahon. Dahil hanggang nabubuhay ang plug ni Emilio Aguinaldo, nabubuhay din yung pagkukunwari. No? Patuloy ang kanyang pagpatay sa kasaysayan, patuloy ang angkin niya sa mga lupain. Kasi po, ang bago magkaroon ng giyera, ang Spain o ang Europe against America, ano, dahil sa Mauralo. Ano po? So, yung Mauralo ay yung pagkamkam ng mga lupaing walang titulo. Okay? So, pag napansin nyo po, maraming mga kababayan natin, sorry, kababansa, ano, ang nakatira na, ilang salit-saling lahi na silang nakatira sa bundok na yon o sa lupaing yun, bigla-bigla na lang may papasok na in-check. Sabihin, may project ang gobyerno, may project sila dong subdivision, ano, paalisin sila, kasi sabi walang papel. Kaya mapapansin nyo sa mga commercial, laging sinasabi ng mga inchik, ano, ay naunang mag-imbento ng papel ang China sa buong mundo. Wala pong katotohanan yan. Ang nauna pong gumawa ng papel ay yung mga ninuno natin, yung mga Hebreo. Ano? Ninuno po natin na Hebreo, marunong silang magsulat. Ganun po yan. Marunong silang makaintindi ng sulat. Sa mga tuwid, kung may inchik na nagsasabi na may dalang papel, kamag-anak daw sila ni Rizal at ang lupaing Pilipinas ay kanila, sa mga tuwid, dapat patunayan nila na naiintindihan nila itong sulat ni Dr. Jose Rizal. Ano po? Kasi si Dr. Jose Rizal ay ginawang kamag-anak nitong mga inchik na sinungaling. Ano po? So, ganun po yan. So, dapat maintindihan ng inchik ang papel ni Rizal. Kung ano ang sinasabi ni Rizal. Kung ang pinaglalaban pa ni Rizal ay yung mga ancestors nila na sinasabi nilang founding father, dapat maipaliwanag nila yan. Ano po? So, hanapin natin nga yung sinasabi nila, na claim nila na founding father. Kaya po, kinukuha ng China, tandaan nyo po, ang buong Pilipinas, dahil po doon sa history ng kanilang mga apo dito sa Pilipinas. At yung sinasabing apo na yon ng China, ay walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal. At inirerespeto po ng mga inchik na si Jose Rizal ay founding father ng Pilipinas at kasama na rin sila. Pag sinabing founding father ng Pilipinas si Jose Rizal at
ipinanganak lamang si Hu Jintao ng China dito sa Pilipinas. So ang ipinahihiwatig ng China na apo nga namin si Rizal eh. So kami ang founding father ng Pilipinas. Ano po? So basahin po natin yung sinasabi nila, no? So kaya po natin pilit na inuulit lagi sa mga Pilipino ang ating aralin upang ang mga Pilipino saan man dako ng Pilipinas ay iparating natin ang mensaheng ito para hindi tayo pagnakawan ng kasaysayan sa ating lupain na kung saan minanan natin bagamat wala pang papel ay minanan natin sa ating mga ancestors, no? Hindi natin ito minana sa Inchik. Kaya kung may magpapalaya sa inyong Inchik, ano, sa lugar ninyo, saan man kayo naroroon, saan man barangay kayo at sasabihin i-relocate kayo dahil yung paaralan na yan ay galing sa kanilang ancestors, huwag po kayong maniwala. Ano po? Kaya yan ang dapat iwasan natin na yung mga politiko na mga Inchik maglagay ng mga paaralan na sasabihin nila donated nila. Hindi pwedeng ganun po. Ano? Walang pera ang mga politiko. Tandaan ninyo yan. Wala silang puhunan kundi tayo ang naglukluk sa kanila at hindi sila mga Diyos. Ano po? So ngayon, kung Diyos sila, dapat maintindihan nila kung paano nilalang ang Pilipinas ang karagatan at ang kalangitan. Natulad nung sinasabi ng ating pambansang bayani. At kung hindi nila alam yon, eh at least dapat maintindihan at maipaliwanag natin sa kanila at maitanong natin sa kanila kung totoong kamag-anak sila ni Rizal ay dapat na ipapaliwanag nila ang mga sinabi ni Rizal sapagkat sinasabi nila sila ay sa kanilang dugo galing si Rizal. Ano po? So ganito po ang pahayag ni Xi Jinping, ano? No? Yung daw mga ninuno ni Rizal, ano? Na national hero ng mga Pilipino. Ha? Si Rizal daw at yung ancestors ni Xi Jinping at ng lahat ng mga Inchik dito sa Pilipinas ay siya lamang founding father ng Pilipinas, walang iba. Oh, ano po? So wala daw pong ibang gumawa ng Pilipinas kundi si Rizal at yung mga ancestors ng mga Inchik sa China. Okay? So ganyan po ang sinasabi niyan. So yan po ay malaking paglabag, ano, sa paragraph 13. Ano po? Na kung saan sinasabi ni Dr. Rizal na wala siyang kapangyarihan para gawin ang Region of the Sun. Wala siyang kapangyarihan para gawin ang Sea of the Orient. Wala siyang kapangyarihan upang gawin ang sky, ang atmosphere, ang space, ang valleys, ang ibon, ang alikabok, no? Ang buwan, ang sikat ng araw, ang araw at gabi. No? Yun po ang sinasabi niya, hindi niya kayang gawin yun. Kaya ang ginawa niya, nilagay niya sa paragraph 13, Diyos ang naghahari. No? So maliwanag na pinasisinungalingan ni Dr. Xi Rizal ang pahayag ni Xi Jinping. Sa madalit sabi, hindi siya totoong anak ng China o apo ng Inchik. Okay? Dahil ang pinalalabas nito ng mga Inchik, no, sa kasaysayan ng Kristyanismo at Islam, ay hindi ang Diyos ang lumalang ng langit at ng lupa, kundi ang mga magulang ni Rizal na pike, no, piking magulang ni Rizal, no, dyan sa
Fujian province. Ano po? So, pinalalabas nila na ang maylalang ng langit at ng lupa, no? Sa Pilipinas, no? Ay walang iba kung hindi ang kanilang mga ninuno. At yan ay malaking kasakiman, ano po, na nakakahiya na tatanggapin natin mga Pilipino na ang pambansang bayani natin ay hindi bayani, isa karunungan. So, pag tinanggap natin na Inchiksiu Sirisel, ginawa nating mangmang ang mga Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, ang sinasabi ni Dr. Sirisel, na ancestors niya. Dahil itinuring ni Dr. Sirisel na Eden ang Pilipinas. Sa makatuwid, kung ito ay paraiso ng Diyos, dito nagmula ang tao. Sa makatuwid, nilalang muna ng Diyos ang mga Pilipino sa lupaing ito mula sa likabok ng lupa sa pamamagitan ng breath of life niya upang maging kaluluwang may buhay. Iyon po ang ibig sabihin ng salitang Eden. So, ang salitang Eden, hindi pwedeng gamitin ng mga Inchik na dumating ang Inchik na nauna pa kay sa Kastila at bago dumating ang Diyos ay nauna sila at ninalang nila ang mga Pilipino na mga lolo ni Rizal. Ganun po yan. At nilalang din niya, nila, ang Diyos sa lupain ng Pilipinas. At sila ang hari sa Pilipinas, hindi ang Diyos. Kaya mali na po, ano, mali na ang kasaysayan na sinasabi ng Inchik. Ano? So, ganun po yan. So, panoorin po natin ito. Mas maganda ito dito eh, yung sa region of Rizal, ano? So, ganyan po ang pinapaliwanag ni Dr. Si Rizal. Ang pinapaliwanag niya ay hindi ang kasaysayan ng mga Inchik dito sa kalangitan, no? Dahil ang mga Inchik, wala pong kasaysayan sa kalangitan. Ano po? Ang kasaysayan lang po ng mga Inchik ay magbulaan, ano? So, ganoon po yan. So ngayon, na sinasabi dito ni Xi Jinping, ano? Pinagmamalaki nila yung mga pangalan ng mga apo ng China dito sa Pilipinas. Sa makatawid, ang tinutukoy nila ay ito. Ano po? Okay, balik tayo ha, dito sa aking channel, ha? Ito po, ano, yun na sinasabi niya. Yung Lost Fujian Tribes of China, ano? So, sa makatuwid, ganyan mamiki ang Inchik, ano? Pupunta sila sa isang, hahalo sila sa ibang civilization, magpapanggap sila na sila ay yung mga taong kung saan sa lugar na yon ay sila yung mga taong dayuhan, magpapanggap silang yung mga lokal, sila yung dayuhan. Ganun po yan. At yung dayuhan, sila yung mga lokal. Okay? At mamanipulahin nila ang kasaysayan. So, ganyan po ang sinasabing revolution at pag-expand. Pagpapalit ng history, pagpapalit ng national hero, pagpapalit ng mukha at pagmamaskara sa kasaysayan at sa pagkatao natin. Kaya pag nakita nyo po, ano, inihalo nila si Dr. Jose Rizal dito sa mga magnanakaw, ano, pati sa pirata. Ano? Ayan, bawal na gawin yan. Dahil sabi ni Dr. Jose Rizal, ang mga Pilipino ay walang kapintasan. Ganon yan at walang kahihiyan. Okay, ganon po yan. Kung may kapintasan man sila, ano, ayun ay hindi pagtupad nila sa ating Diyos.
Ano, ayun po. Ginawa nilang kapwa nila in check, no? Meron 'yan. So ang may pakanapo nito ay yung bumaril kay Rizal at bumaril din kay Andres Bonifacio, ano? So binaril ni Emilio Aguinaldo si Rizal para maging hero siya. Ma? Gumawa siya ng plug na kung saan hindi siya susuko sa bansa at mga Pilipino ang pinasuko. Salip na siya ang sumuko sa bansa dahil siya ang pumatay. Kaya hanggat nangingibabaw ang plug ni Emilio Aguinaldo ay nananatili ang lihim ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Kasi pinakialman nga po niya yung kasaysayan ng mga isinulat ni Dr. Jose Rizal na sinasabi niya na ang Pilipinas ay hindi isang bayan or state. Kaya sa simula pa lang itong hayop na tao na to, kaya ako po sinasabing hayop dahil anak ito ng Diablo o Ahas. Ano po? Niloko niya ang Pilipino for how many years? Ano? After na siya ay manungkulan. Di ba ba? So, tingnan natin ano po. So, ganito yan. In office, ano? So, 1896, no? Pinatay niya si Rizal. Diba? So, 1899, itinalagan niya na siya ay presidente ng unang presidente ng Pilipinas. Ano? Na kakampi ng Kastila. So, Jap, kumbaga, puppet siya, ano? Ang right wing niya ay yung Kastila. Siya ang left wing ng Kastila. So, siya yung, kumbaga, yung may mahabang dila, yung may buntot na nakabaluktot, ano? So, ganun yan. So, yung parang tower sa chessboard, no? Siya yung, yun yung ruling class ng Kastila. Ganun po yan. Baga siya ang nagpapatakbo sa utak nitong mamatay tao na ito. So hangga't hindi nawawala ang plug ni Emilio Aguinaldo, hindi mawawala ang serial killer. At hindi mawawala ang pagbabago ng ating kasaysayan upang ikabit sa China. Kasi ang purpose po na ng pambansang awit na kanyang ginawa ay upang ang Pilipinas ay tawaging bayan or state. State of Fujian Province of China. Yun po ang kanilang long plan after American and China, American and Spanish War, and then after Japanese American War, at ito na po yung huli. Ano po? Dito na lumalabas yung sinasabing Philippine Province of China. Kasi yan po ang kanilang long-term na plano mula nung itayo ang Chinatown. Kaya ang Chinatown po yan po ay spy area. Ano po? At yan ay hindi totoo na pamayanan ng Pilipino. Kundi yan po ay hacker ng kasaysayan. Yan po ay lugar na kung saan inanakaw ang ating mga resources at sila ang nakikinabang, kaya sila ang yumayaman. Ganun po yan. Kasi likas silang magnanakaw. Hindi lang ng buhay, ari-arian, pagkatao. Yan po ang inyong dapat matutuhan sa sinulat ng ating pambansang bayani. At yan po ang kanyang isinasalaysay. Ano po? Na habang ang Incheck ay nandito at ang Kastila, mananatili ang patayan at agawan ng mga lupain. Kaya po, maraming mga kaawa-awa ng mga Pilipino ang nawawala ng mga lupain sa panahon pa nung sinasabing Maural Law. Ano po? So, ang digmaan pong ito ay dahilan sa si Dr. Jose Rizal ay sumulat at nakarating yung sulat sa Amerika at binasa ni Henry A. Cooper. Ano? Kaya yan ang dahilan dahil yung siya rin ang nag
create ng kumbaga ay CPP and PA sa panahon ng mga Amerikano. Kasi sila yung grupo na sumalakay sa mga Amerikano habang ang Amerikano ay natutulog gamit yung Balangiga Bill. Ngayon, ang mga Pilipino, mas mahal nila yung Balangiga Bill ng Kastila, no? Dahil yung mga nagmamahal doon ay dugong Incheck at dugong Kastila, hindi dugong Pilipino. Minahal nila yung umalipin yung bell ng Kastila at ng Incheck na umalipin sa ating mga ninuno for almost 400 years na hanggang ngayon ay almost 500 years na tayong alipin ng Incheck. At sila naman ang pamalit na ruling class ng simbahan. O, ganun po yan. So, anong ginawa ng simbahan from the time na after World War World War II, no? Binautismahan ng simbahang Katoliko ang dalawang tao na miyembro ng People's Liberation Army. Una, si General Ye Fe. Binautismahan sa pangalang Domingo Lamco at maraming pinatay dyan sa Quezon na mga sundalo, militar, mga misyonary, Pilipino, mga kabataan. So, yan ang patunay na terorista ang lahi ni Emilio Aguinaldo. At mismo si Emilio Aguinaldo ay terorista dahil pinatay niya si Dr. Jose Rizal at si Andres Bonifacio. So ngayon kayong mga Katoliko, ang pinagpapalit ninyo ay yung buhay ng mga Pilipino dyan sa kampanilya ng mga terorista na ginagamit ng People's Liberation Army. So sino ang pangalawa na pumatay ng napakaraming Pilipino na terorista na bautismado rin ng mga Incheck? Itong si Jose Maria Sison. Gumamit pa ng pangalan ni Mother Mary at ni Jose na banal na pangalan ng magulang ni Jesus Christ. At ginamit ang pangalan ng mga magulang ni Jesus Christ sa terorismo sa loob ng 50 years. At ngayon ay nakakalaya. Walang ginagawa itong Katoliko. So ganyan din ang nangyari sa panahon ni Emilio Aguinaldo. Walang ginawa yung simbahang Katoliko sa pagpatay kay Rizal. Basta itinago si Rizal, yung mga labi ni Rizal itinago sa lupa sa ilalim ng Paco Cemetery. So yung Paco Cemetery, kahit maghanap kayo sa history, ang bidder po niyan, ano, na nanalo sa paggawa niyan ay yung mga Incheck. Incheck po ang gumawa ng Paco Park. Ano po? Ngayon, siyempre, ang sepulturero doon, Incheck din. Hindi maglalagay na sepulturero Pilipino yun. Dahil gumagawa ng krimen itong mga sangli o membro, mga Incheck na membro ng simbahang Katoliko dyan sa Intramuros, sa Santa Cruz. Ano po? So, ganun po yan. So, ngayon, pinagpapalit ng Pilipino ang kanilang pagkatao. Na ang pagkatao natin ay dahan-dahang pinapalitan ng mga Incheck. Minamaskarahan nila na ang mga Pilipino ay sila. At ang perlas ng silanganan ay dalwa. Na parehas na sa rehiyon ng araw at parehas na nasa Sea of the Orient. Yan po ay hindi pwedeng pagsamahin ang China sa isang lugar. Kaya nga sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ibinukod niya ang history natin sa kasaysayan ng mga Incheck at ng mga dayuhan. Ano po? So ngayon, itong Incheck na si Emilio Aguinaldo, ano, ay mag-aaral din siya sa Colegio de San Juan de Letran. Kaya, Spanish po ang kanyang mga kakampi. Ano po?
and the Roman Catholic Dominican Institution. Kaya po, si Dr. Jose Rizal ay talagang kapwa estudante niya diyan. Ano po? Ayan. At Gobernador Silio. So, ibig sabihin, siyang may hawak ng mga listahan ng mga Pilipino, yung census. Ano po? So, kung talagang inalipin tayo ng Kastila at ng mga Encikya ng nagpapatibay na magkasama na sila sa pagsalakay nila sa Pilipinas kay Lapu-Lapu noon pa. Yun ang tinatagong kasaysayan. Dahil makikita mo ang kanilang alliances. Ganun po yan. Ano po? At siya ang pinuno ng Magdalo. At yan pong Magdalo, yan po ang kumakatawan ngayon na maskara ng pagkukunwari bilang Katipunero na hindi naman sila mga totoong Katipunero. Ganun po yan. Nagkukunwari na lamang sila para patungan ang kasaysayan natin para matagumpay na itong si Emilio Aguinaldo ay mailink niya yung history ni Dr. Jose Rizal dito sa Pilipinas mula dyan sa Pujian, sa mga ancestors niya. Ano po? Kaya pag napansin niyo po, karamihan dito, mga taga-Pujian, ano? Si Corazon Aquino, taga-Pujian. No? So, yan ang gumawa ng People's Revolution na kung saan ninakaw niya yung ating bansa sa 1973 Constitution at saka yung historic right natin in legal title sa 1973 Constitution, ano? At hindi niya inilagay dyan sa 1987. Binura niya yung salitang bansa na 5 beses sinabi ni Dr. Jose Rizal na kanyang minamahal. So patunay na sinusundan niya yung bandila ni Emilio Aguinaldo. Doon niya isinusuko yung buhay niya sa bandila ni Emilio Aguinaldo kasi plano na nila mga Pujia na gawing province ang China. Ang Pilipinas ng China. So hindi mo pwedeng gawing province kasi buburahin mo muna yung last farewell ni Dr. Jose Rizal. Ganun po yan. So at ito ang nagpatakas kay General Yepe at saka kay yung isang mamamatay tao si Yuma Sison. Nakapwa nila din Pujian. Kaya bawal po na gamitin ang dugo ni Jose Rizal para baguhin ang sariling kasaysayan ng Pilipinas at ng mga Pilipino dahil Diyos po ang may gawa ng Pilipinas, hindi mga Encik. At bawal pong gamitin sa terorismo, no? Napasukuin ang dugo ng Pilipino, no? Sa mga Encik. Ano po? Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, tayong mga Pilipino, isusuko lang natin ang buhay natin sa bansang Pilipinas. Ang ibig sabihin, hanggang huling hininga natin, mag-aalay tayo ng dugo upang ipagtanggol ang mga lupain ng mga Pilipino na ninanakaw ng mga Encik na nagpapanggap na Pilipino. So, ibig sabihin, nagmamaskara lamang sila ng pagkatao natin or citizenship upang nakawin ang ating mga lupain, ang ating mga tax. At napatunayan naman natin na yung mga plug, yung plug ni Emilio Aguinaldo ay nagnakaw ng maraming halaga. No? $900 million ninakaw ni Lucio Tan na childhood friend din itong mga Aquino. Ano po? So, yan ay malalaman nyo po na ang childhood friend ay hindi pwedeng ipagkanulo ang bansang Pilipinas. No? Kung sila ay mabuting tao, hindi nila ipagkakanulo ang bansang Pilipinas at si Dr. Jose Rizal. So, ito namang anak naman niya, ang ginawa niya ay nilipat niya yung Peking history na pinabricate nila tungkol kay Dr. Jose Rizal na ang ninuno ni Jose Rizal ay hindi galing sa lupain ng Pilipinas kundi galing sa lupain ng Siangukon Village sa palaisdaan ni Domingo Lamco. So mga bautismadong katoliko po yan, ha? Pero anong ginagawa? Ha?
nagnanakaw sila ng kasaysayan ng kapwa nila Katoliko dito sa Pilipinas. So, lumalabas na ang Katoliko, ang Kingdom of Spain at Kingdom of Europe, ay pinag-aaway-away nila ang kapwa Katoliko sa kapwa Katoliko. Magkakaiba lang ng citizen. Kaya may gera. Kaya nahati ang bansa ay dahil doon sa itong mga Mason na miyembro ng simbahan. Ganun po yan. Kaya makapansin nyo na may mga bansa ginagawa nilang Muslim, yung iba ginagawa nilang Kristiyano yung kalahati. At pag hindi na nila mapigilan ng simbahan, tumatakas ang mga taong simbahan, hinahayaan na nilang magpatayan yung Kristiyano at saka Muslim. Kaya dapat tanggalin na natin ang pagka-Muslim at pagka-Kristiyano. Dahil hindi nabuo ng Kristiyano at Muslim ang mundo eh. Mauubos ang lahi ng tao pagka ang reliyon ng pagbabasihan. Kaya sabi ni Dr. Rosario, Diyos ang maghahari, hindi yung mga ancestors o yung mitolohiyang pumapatay. At yung inahin naman ito, ng buwang na ito na PDAP scam, hari ng PDAP scam, na walang pinagkaiba kay Emilio Aguinaldo, ano? Ay ipinila yung founder ng PDP Laban kay Dr. Rosy Rizal na nung mamatay yung asawa niya, pinaltan na yung history ng airport, ginawa nilang Ninoy. Kaya illegal yung pagpapangalan ng mga, pag may namatay na inchik, papangalanan yung mga airport. Pag may namatay, pag may inchik na politician, papangalanan nila yung school, yung mga paaralan. At pagdating ng mga kaapu-apuhan nila and the next generations na mag-migrate dito from Pujian, magtataka sila. Sasabihin niya, ito pala yung ano, mga magulang namin. Ang school na ito ay sa amin. Pag-aari pala ito ng mga lulo namin. Kasi nag-donate nga ang aming lulo eh. Iyan po ang ibig sabihin ng donation. Kaya dapat makita nyo na pag nag-donate ang lahing incheck, so, sigurado kayo kakamkamin nila at sasabihin nila ang perlas ng silanganan ay hindi totoong Diyos ang may-ari at hindi totoong ang may-ari ay ang mga ancestors ng Pilipino. Ganyan po tayo niluloko nitong mga binhi ni Emilio Aguinaldo. Ano po? So dito, si Rizal, isinama nila sa mga NPA, sa mga mamamatay tao. Ano? Katulad ito, libo, ito si Efe, yan. May kababata yan ng mga Aquino, ano po? Masahin niyo po ang profile yan, ano? Nung bumalik siya sa Pilipinas, ano? Nakipagpatayan muna sa Pilipinas para daw itayo ang New China. At yan naman ang patutuo ni Xi Jinping. So pinatutunayan lang ni Xi Jinping ng mga terorista sila dahil ginagamit nila sa pagsakop ng Pilipinas ang dugo ni Rizal, na sinasabi naman ni Rizal na hindi mo pwedeng gamitin ang dugo ko sa nasakupin ang Pilipinas dahil ang Pilipinas nga ay ang Diyos ang may-ari at ang Pilipinas ay para sa Pilipino at Pilipino siya. Hindi siya pwedeng gawing incheck na sasakupin niya ang Pilipinas para sa China. O, ganyan po mang loko itong gagong mga Pujian Chinese. Ano? So ngayon, ang dami pong history dito na isasama mo sa ito, yung magnanakaw, si Lucio Tan, ninakawan niya yung mahirap ng $900 million. Ano? At yan ay report ng World Bank. Ano? Siya po ay isang from rag to riches din. Ano? At di mo mapagkakatiwalaan yung mukha ng taong yan. Kaya pag nakakita kayo ng Tan, asahan nyo na yan, magnanakaw yan. Ito doon, David Tan Bangayan, hindi ba? Smuggler ng bigas sa Davao. So, walang pinagkaiba kay Lucio Tan. Kaya ang mga apelyedo nila, ginagamit lang nila, nagpaparehistro sila dyan sa Catholic Church, pupunta sa Pilipinas, ha? Pagkatapos ay magnanakaw ng tax, magpapatay ng tao. At yan ang ayaw gagawin ni Dr. Rosy Rizal. Once na ninakawan ng bansa ng tax, ang ninakawan mo ay yung mga mahihirap. Dahil tayong mahihirap, ang nagbubuwis, ano, yung lupain natin, binubuwis natin sa gobyerno, nanakawin lang nila.
at gagamitin nila doon sa business nila. So ganun tayo pinapaikot-ikot nito. So hindi ito riches. No, ang rich atin yung mas yung ninakawan nila na mga mahihirap. So wala silang pinagkaiba, isang pattern. Si Janet Napolis din ganyan din. So yan po yung plug ni Emilio Aguinaldo. Ano po? So pinatutunayan lamang dito ng mga incheck na mga sinungaling sila, kasi sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito sa paragraph 4, no, na ang pangarap niya sa Pilipinas, mula nung bata pa siya, at yung tanging niyang pangarap nitong magbinata siya, ay magkaroon ng buhay o ay punong-puno ng buhay noon pa. So ibig sabihin, dinidescribe niya na hindi siya mamamatay tao. Hindi kamatay ng mga Pilipino ang kanyang pangarap. And ibig sabihin, when my dreams when a young man already is full of life. So ibig sabihin, hindi full of dead. Well, ilan ang mga patay ng mga Pilipino itong mga Fujian Chinese? Nag-celebrate pa sila ng 50 years anniversary nila. Ha? Kasabay nitong anniversary ng People's Liberation Army. So hindi tayo pwedeng i-liberate dahil tayo pinapatay. Kaya ganyan ang design po ng pagsakop. Palalabasin nilang tayo pinapatay ng mga sundalo, samantalang ang pumapatay ay silang mga komunista. And then magagalit yung People's Liberation Army dahil sasabihin nila, si Rizal nga pinatay. Magsusumbong ngayon mga kabataan, makabayan, tatawag sa China, Lolo, 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 pinapatay na naman ang mga Pilipino. Oh. Pero ang pumapatay pala ay itong mga apo ni Emilio Aguinaldo. Maniniwala naman ang buong mundo dahil ipinagkalat nila na ang mga Pilipino ay mamamatay tao, ang mga sundalo natin ay mamamatay tao. Kaya tigilan na yan ang plug ni Emilio Aguinaldo dahil isa pong mitolohiya yan na habang tayong umaawit, sinisira nila natin yung sinabi ni si Rizal na ang Pilipinas hindi bayan ni Emilio Aguinaldo. Ganyang katigas po ang ulo nitong magnanakaw ng sibilisasyon. Hindi pwedeng tawagin mo ang sibilisasyon ng Pilipino bilang bayan. Yan po ang pinapahayag ni Dr. Jose Rizal. Dito po sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ang mga mandaraya gagamitin ang simbahan upang lukuhin ang mga tao. At hindi lang simbahan, gagamitin din nila ang moske upang lukuhin ang mga tao. At ito po ang nanlilinlang sa buong sanlibutan, no? Kumbaga, totoo yung sinasabi ng Katoliko, nakahoy yung Diyos, pero sa kanila, yung Diyos nakahoy, yun yung kanilang ancestor. O, mas gusto nilang maniwala doon sa ancestor nila na Diyos kaysa doon sa ancestor ng mga Katoliko nakahoy. Pero miyembro sila ng simbahan. Kaya ang ginagawa nila, iniisip nila, mga gago talaga itong Pilipinong ito. Gawin nila natin Diyos ay yung mga ancestor natin. Ang dami pa rin nililigaw. Pero miyembro sila ng simbahan. Kaya mga ano, galit na galit sa Pilipino, pinagpapapatay nila ang Pilipino. Sige, Katoliko pa rin kayo. Sige, mag-convert na nga ang mga People's Liberation Army. I-liberate natin ang Pilipino sa Roma. Oh, dahil matagal nang niluloko. Parang may katuwiran din sila. Na yun, hindi naman naiisip nito mga Katoliko yung iniisip ng mga pare na incheck. So ganyan ang nangyari. Kaya ang ginawa ng incheck, pinaglooban nilang lukuhin ang lukuhin ng mga European o ang Catholic Church, no, ang Roman Empire, at gusto nila na sila na ang ano, mag-take over ang Pilipinas, hindi na yung Katoliko. O yan po yan. Kaya sisirain daw ng mga incheck ang Katoliko. At yan po ang nangyayari. Ginagamit nila lang sa politika at yung mga pagnanakaw ng kasaysayan, ginagamit nila si Mama Mary. Ganun po yan. At tayo naman, bulag tayo, di natin nakikita kung anong nangyayari. Ayun pala, pinapalta na ng dahan-dahan ng ating human identity. Ganun po yan. So, ang pinapahayag ni Dr. Jose Rizal ay hindi pareha sa sinasabi nila. Ano po? Kaya magbasa po kayo na
May ultimo Diyos para mabasa nyo kung ano talaga ang saloobin ng mga inchik. At kung may inchik na dumating sa ating lupain, pag hindi nila naintindihan yung may ultimo Diyos, pag sinabi nilang apo sila ni Rizal, at pinabasa ninyo yung pinapaliwanag ko at hindi nila naintindihan, ibig sabihin wala po silang karapatan na sakupin ang buong Pilipinas at wala rin silang karapatang patayin tayo dahil ang dugo ni Jose Rizal ay hindi ginamit sa terorismo at pangangamkam ng lupain. So yun pong ating may ultima Diyos ay kalatas na pagpapatibay na ang bansang Pilipinas ay hindi pag-aari ng mga inchik kung hindi ito'y pag-aari ng ating Diyos na ating minana bago pa dumating ang papel ng incheck. Ano? Kaya ang incheck, magdadala ng papel dito, kung ano-anong nakadrawing dyan, sasabihin lupain ninyo yan, huwag kayong maniwala. Huwag kayong aalis sa inyong lupain. Yan ang sabi ni Dr. Rosira, ipaglaban natin ang bansa. Ganun po yan. Kung ngayon, kung wala tayong labat, may mga baril sila, ay isumbong po natin sa International Court at ilabanan natin, ano, sa history, ano, kahit hindi na sa patayan, kasi mamamatay tao na yan sa simula pa mga yan. Manalangin po tayo para tayo ay hindi talban ng pagka sinungaling nitong mga anak ng dragon, ano. So yung first paragraph, line 1, line 2, ano, ito po ang ibig sabihin. Paragraph 4, ito rin po ang ibig sabihin, ano, isa lang. So pag tinignan nyo, ang sabi dyan, my idolized country, di ba? Sorry. Oh, farewell, beloved country, treasured region of the sun, di ba? So yun yung region of the sun, oh. Di po ba? Nandyan, oh. So, pearl, di ba? Ayan yung perlas natin, oh. Perlas daw ito na nasa karagatan. So, ang sinasabi dito ay hindi lahi, ano, kundi geography ng ating bansa kung saan ito matatagpuan. At yung ating bansa, hindi pwedeng matagpuan sa litid ng Inchik kasi hindi kayang pumasok yung 7,641 islands sa litid ng Inchik. Ano po? So, isang pagnanakaw lang po yung ginawa ni Emilio Aguinaldo, pagnanakaw ng ating kasipan, at yun namang mga Inchik, pagnanakaw ng kasaysayan at pagmamaskar sa ating pagkatao. Dahil ang gusto nila masakop nila at pagharian ang bansang Pilipinas na alisin ang ating Diyos. Okay, pagpatuloy po natin. Ano? So yung first line, yung first paragraph, line 2 ng May Ultimo Diyos, yung sinasabi nating Eden, ano po? Para sa kaalaman ng marami, ano? Ang salitang Eden po ay salita ng Diyos, ano po? At matatagpuan yan sa ating Biblia. Bilang Kristiyano, dapat meron tayong kaalaman, ano? Kaya sabi ni Ernie Baron, ano? Knowledge is power. Without knowledge, you don't have power, ano? So ngayon, kung hindi natin maipaliwanag ang ating bansa, ibig sabihin, dayuhan tayo, ano? At kung dayuhan tayo, pwede tayong saktan ng mga kapwa natin dayuhan. So, ang ginagawa ng mga Inchik, ginagawa tayong kapwa nila dayuhan sa ating bansa. Ano po? So, para sa kalaman ng marami nating mga mahihirap na katulad ko, ano, ang salitang Eden po ay matatagpuan sa Hebrew Scripture. Ang Hebrew po ay salita ng ating mga magulang kay Eber, sa tribu ni Eber, sa lahi ni Shem. Ano po? At lahi naman ni Noah, na lahi naman ni Adan, na binhi naman ng Diyos dito sa ating planeta sa rehiyon ng araw. Ano po? So, sabi ni Dr. Sirisal, ang Eden, no, ay isang lugar na kung saan nilalang ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng ating Diyos, hindi ayon sa larawan ng Inchik. Hindi nilalang ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Inchik, kundi ayon sa larawan mismo ng Diyos. At mababasa yan natin sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27.
So ang ibig sabihin ni Dr. Si Rizal, hindi lahat ng tao, pati ang Diyos, ay galing na rin sa China. Okay, yan po ang ibig sabihin ng first paragraph and 13th paragraph. So lahat ng nakikita nyo sa may ultima Diyos na mga bagay, mga tao, nabubuhay o hindi nabubuhay o kapaligiran, ang ibig sabihin ng Dr. Rizal, hindi galing sa China. Galing yan sa kapangyarihan ng Diyos nung dalangin ang Garden of Eden. At bahagi ng Garden of Eden ang Pilipinas. Ngayon, kung may garden sila na hindi pinag-aharian ng Diyos, hindi yun ang Pilipinas. Iyon po ang ibig sabihin ng ultimate Diyos. So, ang ibig sabihin ng farewell to our lost Eden ay ang Eden ay hindi ang kasaysayan ng mga nawawalang anak ng China. So, ang ibig sabihin po na kapag Eden ang sinasabi natin, dapat alam po natin ang ating bansa. Kilala natin kung sino tayo at kilala natin kung sino ang ating Diyos at alam natin ang kasaysayan ng ating pagkatao. Kung hindi po natin alam ang kasaysayan ng ating pagkatao at ng ating bansa, ay maitutulod tayong lost son of our grandfather dito sa Pilipinas at lost children of God dito sa ating planeta na kung saan kahit saan tayo aalipinin na lamang at pag-aanyuin tayong mangmang na walang alam. So ganun po yan. So hindi po ganyan ang pananaw ng ating pambansang bayani. Sa makatuwid, kung tayo ay Pilipino, dapat alam natin ang kasaysayan ng ating bansa, ng ating mga ninuno para may pagmalaki natin ng ating sarili. Ngayon, kung ang dayuhan na ang nagpapaliwanag kung ano ang history nila dito sa Pilipinas, ay ang ibig sabihin, ginagawa tayong dayuhan sa sarili nating bansa. Kaya dapat every word, every sentence, every phrase, dapat alam natin kung ano ang ibig sabihin ng mensahe ng pambansang bayani. Kasi kung hindi mo maipaliwanag ang mensahe ng pambansang bayani, hindi mo siya bayani. At dahil nga ay bayani na sila ng dayuhang inchik at sila ang nagpapaliwanag, ibig sabihin, kinakamkam nila ang iyong pagkatao. Kinakamkam nila ang iyong mga lupain. Ganun po yan. At sa makatuwid baga, kung hindi naman maipaliwanag ng dayuhan at pupunta sa iyong lupain, o sa iyong kinatitiri ka ng bahay, ha? At may nagsabi sa iyong inchik, kinatok ka sa bahay, may dala po kaming papel na nagsasabing hanggang katapusan na lang po ng buwan mananatili ang inyong bahay o hanggang December na lang mananatili ang inyong bahay dito sa Pilipinas at kayo ay i-relocate. O paano kung ang ginawa mong mga presidente ay mga inchik at naubusan na nila ang mga lupain ng kare-relocate, no? No, i-relocate ka ng i-relocate at saan kayo ililipat ng China pagkatapos na makuha nila ng mga inchik ang lupain natin? Saan? Ay sabihin na ipadala lang kayo doon sa Mars o kaya sa Mercury. Exile kayo. Eh kasi hindi nyo alam ang kasaysayan eh sa lupain ng Pilipinas. Pag tinanong ng inchik, alam mo ba yung salitang Eden? Kung hindi mo alam, edi doon ka sa Mercury, itapong ka doon. So, ganyan ka-cruel itong si Emilio Aguinaldo. Papatay siya, pagkatapos gusto niyang maging bida, sa halip na siya ang sumukot, may kasalanan siya sa bansa, ang pasusukuin niya yung mga Pilipino sa plug niya, samantalang siya ang may kasalanan. So, niluloko tayo, aawit naman tayo, hindi naman natin alam ang nangyayari dahil nakatutok nga tayo sa Diyos ng Inchik eh. Hindi natin na naalam kung anong nangyayari kasi bulag nga tayo, ginawa tayong yung robot. Kaya ang iniisip nila, pinagtatawanan tayo nila at iniisip nila na tayo talagang mga gunggong, mga uto-uto. Hindi nila alam na tayo mapagmahal sa Diyos. Hindi nila alam kung gaano natin kamahal ang ating bansa. Samantalang sila, iba namang iniisip. Nasakop na namin kayo, ang kaluluwa namin sa iyo, kaya kukuhain namin ang iyong mga lupain. O, ngayon, kung hindi natin alam ang ating kasaysayan, tapos na. So, ang Eden ay hindi ang
history ng nawawalang paraiso ng great-grandfather of Fujian Dynasty. Ano po? At yan po ay nakasulat sa paragraph 13. No? Hindi nawawala ang ating Diyos. Hindi lang tayo marunong magmahal sa ating bansa, pero hindi tayo nawawala. Kaya tayo nawawala dahil nakapokus tayo doon sa pananampalatayang hindi naman nakakatulong sa ating pagkatao. Bagkus inululubog tayong inululubog sa pagkakilala sa ating mga pagkatao at hindi tayo, upang di tayo magkaroon ng pagmamahal sa ating bansa at sa ating mga sarili at sa kapwa natin tao, at mapokus ang ating pagmamahal doon sa mga nilalang na bagay na nasa altar ng Incik at ng Kastila. Ano po? Eh bakit di, kung gusto nyo magdasal, gumawa kayo ng santo dyan sa bakuran nyo at dyan kayo magdasal, ay di hindi na kayo magagastos. Di ba? Ngayon, ang binibigyan nyo ng pera ay mga Incik pala at mga Kastila. At sasabihin nyo, yung mga sugo ng Diyos. Eh, komunismo nga po ang mga itinatayo nila, hindi naman Katolisismo eh. Kasi ito si General Yepe, lahat yan ng mga nasa lista ng Incik, ang mahal nila ay bansang China, hindi tayo mahal nila. Kasi pinagkanulo po nila tayo, tinanggalan tayo ng bansa, ng history, ng pagkatao at lahat na at pinapatay. At ninanakawan ng mga tax, ninanakawan ng mga resources. No? So ang Eden po ay hindi ang lugar na kung saan ay nag-i-struggle ang mga anak ng bansa. Ano? Yung nakikita nyo po diyang nag-i-struggle ay mga anak ng bayan o kabataang makabayan. So pag sinabing kabataang makabayan, henerasyon po yan ng mga apo ni Emilio Aguinaldo na successor ng plug na ginawa nila upang ang mga Pilipino ay pasukuin, walang hanggang pasukuin ng Fujian Dynasty. Kaya lahat po ng may hawak ng flag, tandaan nyo, sila po ay membro na ni Emilio Aguinaldo na mamamatay tao na isang Incik mula dyan sa Fujian, China. Ano po? So kung sino ang magiging ruling class, dapat sila ay galing sa kabataang makabayan. Ganun po yan. So kung merong ruling class na nagtataksil sa samahan ni Emilio Aguinaldo, sasabihin nila taksil sila sa bayan. Ibig sabihin, taksil sila sa bandila ni Emilio Aguinaldo. Ayun, kung ang mamatay ay Pilipino sa labanan, ibig sabihin, matapat sila sa bayan at binalot sila ng plag ni Emilio Aguinaldo. Pero kung pabor yan doon sa mga anak bayan, ano, hero kayo ng bayan o ng Fujian. Pero kung kayo ay lumabang kayo sa NPA, ang mga sundalo, sasabihin naman ng mga anak bayan, aba ay taksil kayo sa bayan. Mamamatay anak bayan kayo. Mamamatay anak bayan, terorista kayo. Kaya sa mga anak bayan, ibig sabihin na tinutukoy natin sa mga apo ni Emilio Aguinaldo, ha? Kapag ka magtayo ka ng komunismo, sumama ka sa komunista, ay bayani ka. Kasi papatay ka ng Pilipino. Pinatay mo ang kapwa mo Pilipino, bayani ka sa bayan. Yun ang ibig sabihin po niyan. Ngayon, kung pinatay mo ay sundalo, bayani ka rin sa kanila. Pero pag pinatay mo ang komunista o kabataang makabayan o ang mga NPA o ang apo ng People's Liberation Army, ang itatawag sa iyo ng mga anak bayan, terorista kang sundalo ka. Kaya kung ikaw gusto mong Pilipino ka, gusto mong magkaroon ng ROTC, ay taksil ka sa bayan. Bawal sa kanilang ROTC. Yan po ang ibig sabihin ng pananakop na pagdami ng Incik dito apo ng China, kasi kinakanta nga natin po yun na ang Pilipinas ay bayan Magiliw na perlas ng silanganan. Wala pong perlas na silanganan na tinawag na bayan si Dr. Jose Rizal. Bansa po, ano? Kaya maluko itong si Emilio Aguinaldo. Talikda na po yung bandilang yan dahil lukuhan lang po yan, ano? Ganun po yan. So ngayon, pagka nakita nyo naman po dito na sinasabi ni Emilio Aguinaldo, ano? Na Dr. Sirisa, sorry ha, o kaya ng kasulatan, ang salitang Eden po ay hindi ang history ng pagdating ng mga Fujian tribes. Ano?
na kung saan gusto nila na ang kaharian ng Diyos ay ang maging hero ay hindi yung mga anghel at hindi yung ating may likha, kundi yung mga papatay sa mga anak ng Diyos o sa mga Pilipino dito sa paraiso ng ating Ama sa Langit. So, ganun po yan. Kaya, mali na ang kasaysayan na ginagawa ni Emilio Aguinaldo at ng mga apo ni Emilio Aguinaldo at ng mga anak bayan. So, pag sinabing Eden, Eden is a paradise. Paraiso ng mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, ganun tayo pinapahalaga ni Dr. Jose Rizal. Hindi tayo gawing lamp of God. Ano? God of murderer. Ano? Kundi, lamp of our God para isuko ang buhay natin sa Diyos at ipalaganap ang salita ng Diyos upang maraming mabuhay na mga komunista at mga apo ng China na sila ay umatras, sumuko sila sa Diyos. Hindi nila pasukuin yung Diyos, hindi nila pasukuin yung mga anak ng Diyos dito sa Pilipinas, no? Kundi bigyan sila ng kapayapaan sa kanilang isip na hindi sila mag-struggle at sabihin natin na mali ang pinaglalaban ng kanilang mga lulo sa Pujian. Mali ang ginawa nilang, ang ginawang panluloko sa kanila ni Emilio Aguinaldo at ng mga may bandila na humahawak ng bandila ni Emilio Aguinaldo na pinaninindigan nila na sila pa rin yung gobernador Silio. Natalo na po ang Spain, kaya tigilan na po ninyo ang paggawa ng kung anong bandila ni Emilio Aguinaldo dahil talo na po ang mga inchik sa kasaysayan. Sumuko na po kayo na mga gumagawa ng pagnanakaw ng tax. Hindi na po ito panahon ni Emilio Aguinaldo. Huwag na po kayong pumatay ng mga Pilipino para ipakipaglaban yung pangluloko ninyo. Ano po? Huwag niyo pong gawing inchik si Rizal na gagawin ninyong kasing gobernador Silio ninyo. Ano? Okay, salamat po. Ano? So, dako naman po tayo sa ibang bahagi. Uy, balik po tayo sa ating bansang Pilipinas, ano? So, yun po ang sinasabi ni Dr. Cyril, ano? Okay, wala po ditong ang ibig sabihin po ni Dr. Cyril dito, ano? Yung mga puti na ito, ano? Yan po ang sa ibig sabihin po niyan ay tungkol sa buhay at kapayapaan, ano? So, yung mga pulang yan ay tungkol sa ating bansa at mga taong nakatira sa bansa, dayuhan man yan o incheck, no? Ang Pilipinas ay bansa. Ano po? So ipaliwanag po natin ulit, paulit-ulit, no? Para magising ang mga Pilipino. Hangga't di sila nagigising, paulit-ulit natin silang ibabangon at tuturuan at bibigyan ng pagpapahayag kung paano natin tatalunin ang mga incheck sa pagkamkam ng kanilang mga Peking history na pilit na minimaskara sa ating kasaysayan, sa kasaysayan ng ating Diyos at ng ating bansa at ng ating pagkatao. Ano po? So, ginagawa po natin ito upang hindi tayo dayain ng mga mangluloko at mga manggagantsyong dayuhan, ano, na naniningil ng buwis na hindi naman dapat nila singilin sa atin at nangangamkam ng mga lupain. Kaya po yung mga inject na nangamkam ng lupain, bago dumating pa si itong si Kiyenan, ano, si Domingo Lamco, ibabalik po nila yan sa Pilipino at mawalan po sila ng citizenship sa Pilipinas at babalik sila sa China dahil pinatutunayan ni Jose Rizal na hindi kasaysayan ng Inchik ang kasaysayan ng bansang Pilipinas sa rehiyon ng araw sa karagatan ng malayong silangan. Ano po? So, ang history ng Pilipinas ay inilayo ng Diyos sa China at nilagyan ng pag-iitan ng karagatan dito sa rehiyon ng araw upang hindi pumasok silang mamamatay tao at maging bukod tangi ang ugali ng Pilipino sa kasaysayan ng lahat ng bansa, ano? Kasi pag napagbasihan niyo po ang mga ugali ng Pilipino, napakababait, napakamasunurin, napakabuting tao, ano po, maliban lang doon sa uto-uto, ano, at naniniwala na si Jose Rizal ay dayuhang inchik, ano, na ipinanganak ng apo ng China, salip na pinanganak ng buhay ng hininga ng ating Panginoon Diyos. No? So, sinabi pong Eden, ano, paulit-ulit nating sasabihin, ang Eden
ang Diyos ang lumalang. O, susugin niyo po dito ha. So, ang sinusulat niyo si Rizal ay hindi kontra-kontra. No? Nandito yung Diyos. Diba? Ngayon, kung ikaw ay tao na tumitira, so, ibig sabihin pag tao na sinasabi, citizens ka sa Pilipinas. Ano? So, dito, sa paragraph 13, lahat po ito ay citizens. Ano? Okay? Kasi ang pinapaliwanag dito ni Jose Rizal, ano, from the repeated essence of his faith. Ano? So, nababanggit din po yan dito. Ano? Ang sinasabi niya, ano? You know, sa paragraph 12, ano? Paulit-ulit niya, ano? Na constantly walang pagbabago yung kaniyang pananampalataya, yung kahalagahan ng kaniyang pananampalataya, ano, at yan ay ipinapamana sa atin, no, at hindi sa atin inilalayo hanggang kamatayan, ano, na panindigan natin ay ang katuwiran ng Diyos at hindi tayo maililigaw ng mga diablo. Okay. So, sino ba yung mga diablo? Yan yung mga bawal dito sa bansang Pilipinas. No? Mamatay tao. So, ibig sabihin yan, nire-reject niya itong si Emilio Aguinaldo. No? Kasi yan ay makapili sa panahon ng Hapon at sa panahon ng Amerikano, siya yung terorista na may hawak na balanggi Gabel. Ano po? Ngayon, siya yung gustong maging bida sa pagpatay ng Pilipino. So, ibig sabihin, selos na selos siya sa mga Pilipino. Ayaw niyang maghari ang Pilipino at ayaw niyang maging mabuting tao. Kaya, ang gusto niya, suhulan ang Pilipino para ang Pilipino magpatayan. Kaya, ganyan po ang ginawa ng Kastila. Niloko niya itong incheck na ito. Sige, babautismuhan na lang kita ng Aguinaldo. Wala kang gagawin kung hindi manuhol lang manuhol. At ang mga Pilipino, uto-uto yan. Bigyan mo lang ng regalo. Diba? Bigyan mo lang ng suhol. Papatay nila ang kapwa nila Pilipino. Kaya mula ngayon, ikaw, Inchika, tatawagin kitang Aguinaldo. Ano? Yan po ang doktrina ng simbahan. No? Simbahang Espanyol para ang Kastila maghasik ng kasamaan dito sa lugar na ito ng Diyos. Kaya mapapansin nyo, lahat ng mga pumalit dito sa ano, Pilipinas, mga gobernador silyo po yan. Yung presidente, siya ang nag-akmang gobernador silyo. Ano? Pinapapasok niya yung mga encik, mga Espanyol lamang. Ano? At yung mga Pilipinong dayuhan, ay mga Pilipino ginagawang dayuhan, at hindi binibigyan ng chance ang maging businessman. Pinapatay nila or either paghihirapin nila o tatanim man nilang ebidensya para maikalabos nila at maipasara ang kanilang business. Ganyan po ang nangyayari. Okay, yan po ang tinatawag na Maura Law. Okay? So, kung kayo ay naluloko na sasabihin ninyo ay ang gobyerno ay pag-aari ng gobyerno, hindi totoo yan. Ang gobyerno dapat ay pag-aari ng Diyos at ang gobyerno hindi dayuhan. Ano po? Yun ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. So, ang dayuhan ay papatay ng tao, mga agaw ng lupain, palalayasin ang mga Pilipino sa sarili nilang bahay. Kaya nagkakaroon po ng demolition. Ano? Kaya ganyan ugali ni Duterte dyan sa Davao. Ano? Oh, mahal pa rin daw nila si Duterte kahit na sila ay pinalaya sa kanilang bahay dahil uto-uto nga sila, dahil Katoliko nga sila at Muslim na inuto ng suhol. Ano? Kaya dyan, maraming mga suhol, magkukuno rin, Allahu Akbar, Duterte. Praise the Lord, Duterte. God bless you, Duterte. Pero, pag pinagtingnan mo, hindi naman tayo binibless ni Emilio Aguinaldo. Ano? Yung plug niya, sinusuko niya dun sa China. Diba, sabi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pero, hindi naman siya namamatay dahil sa atin eh. Pinapatay nga niya ang Pilipino dahil sa China eh. Di ba? Dahil tinatanggap niya yung droga. Ano? At ginagamit niya sa pagtatanim ng
mga ebidensya kung sino ang kanyang mapagtripan. Ganyan po si Emilio Aguinaldo, ano? So, ibig sabihin, oppressor siya. Ang ugali ni Emilio Aguinaldo ay oppressor, mamamatay tao at mga alipin. Yan po ang pinapaliwanag dito ni Dr. Jose Rizal. Dahil walang ibang gobernador silyo na pumatay sa mga Pilipino, nagpahirap sa mga Pilipino at tumuring na tinuring tayong mga alipin, kundi si Emilio Aguinaldo. Ano? Kasi siya nga po ang gobernador silyo. At maraming mga ina ang naghirap dahil sa pandinig lang ng Katolikong simbahan, ano, na pag-aari ng Kastila. Ganun po yan. At ganun din po yon mga muski natin, no? Di natin alam na mga inchik din yung nandyan, na kukunwaring Muslim lang, ano. So, sa pagkukunwari, ginagawang pagkukunwari lang ang simbahan at ang muski para ipagkanulo ang mga Pilipino sa kapwa Pilipino. Hambang pagkatapos ng gira-gira, sasabihin magme-mechanize sila ng peace process. Pagkatapos ng maialay ng mga Pilipino ang sariling buhay nila, ang papasok ay mga bangko at ruling class na tatayong matalino. Ganun po yan. So, ganun ang pagkakanulo. Ang reliyon ay isang uri ng pagkakanulo, no? Upang ang tao ay magparatayan at magkampi-kampi at mag-away, at pagkatapos ang magte-take over ay businessman. So, ganun po yan, ano? So, mapansin nyo dito na ang mga sementeryo natin, ano, ay napupuno ng patay dahil hindi natin alam na ang pumapatay ay yung suhol o regalo ni Emilio Aguinaldo. Ano, kaya yung pananuhol, kaya tumagal ang Kastila at tumagal ang pananatili ng pananakop ay dahil sa suhol. Ang mga Pilipino, di nila alam na yung suhol ang papatay sa kanilang henerasyon sa upang mabura ang ating binhi. Kaya wag ho kayong pasusuhol, kasi pag kayo nagpasuhol at ipinagkanulo nyo ang kapwa nyo Pilipino, ang mawawala mismo ay kayo, ang lahi ninyo. Parurusahan kayo ng Diyos. Akala nyo ang buhay nyo ay tatagal. Namamatay ang tao at iiwanan ninyo ang inyong mga apo. Pag ipinagkanulo nyo ang mabuting tao, sama-sama. Yung masamang yon, mga apo ng masamang yon, ang magmamana ng kasamaan ng kanilang Aguinaldo. Suhol lang yan, patay ng patay. At madadamay din ang mga apo mo pagdating ng panahon. Yun ang kabayaran. Ano, kaya ang kabayaran ng panunuhol at pagtataksil sa bansa, ano, ay ang pagkawala ng binhi ng tao. Ibig sabihin, ang binhi mo, binhi ng mabubuting tao. Ano? Kaya kayo mga ano, mga hood, mga ano dito, mga Judas, ano? Kaya mga Judas, tigilan nyo na yung panghuhudas nyo. Kasi yung panghuhudas nyo, kayo rin ang papatayin. Pagkatapos nyo bayara, kapag katapos nilang bayaran ni Aguinaldo ang buhay nyo, at masuhulang kayo. Kayo ang papatay doon sa taong mabuti. Kayo ang magtuturo. May papatay din sa inyo. Ganun po yan. Para hindi mag-leak yung kanilang pagtatagumpay na masakop ang bansang Pilipinas. Kasi kung mag-leak, alam nilang Judas kayo. Papatayin din kayo. Kasi alam nila, balang araw magiging Judas din kayo sa kanila. Kaya ang Judas, pinapatay ng kapwa nila Judas. Ganun po yan. Ito mo si Judas, di ba? Binitin sa kahoy. Kaya ang salita dito ni Dr. Jose Rizal ay hindi maging Judas ang Pilipino. Diba? At mapatayin ang kapwa Pilipino. Di ba? Kaya sabi niya, I die to give you life. So, ibig sabihin, pinatay siya ni Emilio Aguinaldo at saka ng mga paring Kastila. Ano? Hindi upang sila ay sa kamatayan niya ay mamatay tayo. Ang pinakikita niya kahit na siya mamatay ay bibigyan pa rin niya tayo ng buhay. So, bakit niya sinasabing bibigyan tayo ng buhay? Para pag namatay siya, makikita niyo ang kasamaan ng mga buhay na yun.
Ibig sabihin nun, na salip na magbigay, mamatay para sa Pilipino, ano? Ang pinapatay nila ay Pilipino. Ibig sabihin nun, namatay ang may hawak ng plug ni Aguinaldo na hindi niya pinatay yung mga mamamatay tao. Ipinagpatuloy nila yung misyon ng mga mamamatay tao dahil yung mamamatay tao, yun ay totoong tauhan nila. So, ang sinasabing ang mamatay ng dahil sa iyo ay dahil dun sa bayan. Ibig sabihin, pag sinabing dahil sa bayan, hindi yan tungkol sa Pilipinas. Dahil yan sa mga kabataang inchik. Ganun po yan. Samantalang dito, sinasabi niya, dahil ito sa bansa natin, hindi sa kabataang inchik na galing sa Pujian. Kaya dapat malinawan natin na pag-usaping bayan, tungkol yan sa komunismo. Tungkol yan doon sa mananakop na si Mr. Kienan. Tungkol yan sa mananakop na si Emilio Aguinaldo na ayaw niyang itatag ay yung katolisismo, nagpapanggap siyang katoliko at minsan nagpapanggap din silang Muslim. Ano? Pero hindi naman pala sila Muslim, inchik naman pala sila. Ang pakay lang nila, magkopya ng mga produkto ng Pilipino at ibibenta nila doon sa kanilang tindahan at pag may tindahan na sila, sila ang magbibinta sa atin. Ganun po yan. Kaya ganyan ang project ng SM. Kaya ang lalaki ng SM para yung mga produkto ng buong mundo, sa kanya na lang dadaan lagi. At sila ang magbibinta. Ganun kagahaman yan. O, kaya mali na. Samantalang tayo Pilipino, i-export tayo ni Emilio Aguinaldo sa labas ng bansa, ang hanapin natin yung pera sa labas ng bansa na hindi natin makita sa Pilipinas. Kaya ipapadala man natin ang pera natin sa Pilipinas pagdating dito, natutunaw lang din dahil ang taas naman ng bilhin sa SM dahil mga imported product naman yung galing sa ibang bansa. So, ang pinapatay ng SM ay ang labor ng Pilipinas. Ano? Ibig sabihin yung pagmamanufacture natin ng sariling produkto natin. Ganon yun. O yun ang pinapatay niya. At ang pinapatay niya yung mag-grow yung sarili nating negosyo na tayo ang nagsimula. So, ang gusto nila ng mga SM, sila lang lagi ang nandun. Hindi tayo mag-grow. Ganon ang mitolohiya ng China. Kung ano yung mitolohiya ng SM, ganon ang mitolohiya ng China. Kaya payaman ang payaman ang China sa sobrang gahaman niya. At involved ang SM sa pagnanakaw ng kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Kaya yan, magbabayad sila ng malaki. So, ibig sabihin, ang iisang grupo lang sila ng Chinese Chamber of Commerce na isang terorista ng kasaysayan ng Pilipinas. At yan ay makikita natin din dito sa website natin. Ano? At di naman natin ginawa yan, sila ang gumawa. Nilink lang po natin. Ano? O, basahan po natin, ha? Okay, break na naman po tayo dito sa aking channel, ano? Nandito naman po yung link na sinasabi ko sa inyo, ano? So, okay. World Bank, Rizal without a nation, smuggler. Ah, ito po yan, Smugglers of Eden, ano? Okay, kasi ang ninakaw po nila doon sa atin ay yung mga pagkataon natin, citizenship natin, at yung ating Diyos at ang Region of the Sun, pati ang Sea of the Orient. Ano? So, bubuksan po natin yung Smuggler of Eden. Ano? Okay, nandun na siya. Diba? So, nalabas na yung Smuggler of Eden. Ayan, no? Okay, ituloy po natin. Ano? Okay. Oh, yeah. I want a picture. Yeah, wait up. Ito po yung sa jigjang, ano po? Tingnan po yung traffic sa mga kita po niya. Yan po yung susunod na sinasabi ko. Yan, pag binasan nyo po yan, yan ay kasaysayan ng Pilipinas. Ano, na kung saan itong Chinese Chamber of Commerce, ano, sila ang pasimuno at saka itong Chinese Embassy na ang Eden ng Pilipinas ang gumawa ay ancestors nila diyan sa
Siangukun Village sa Fujian Province. So, sa Mandarin sabi, yung atmosphere, region of the sun, yung space, yung valleys, yung Sea of the Orient, lahat ng kaluluwa sa Pilipinas, pati yung Diyos, kasi ang Diyos, kaluluwa rin po yan, ano? So, lahat, pati yung isang foreigner doon, ang founding father po ay yung kay Xi Jinping, ano? Ay ang mga ancestors na Rizal galing dito sa China. Ano po? So, ibig sabihin, si Rizal, inaangkin ng mga ancestors nila yung Pilipinas. Kumbaga, ang perlas ng silanganan ay pag-aari ng China, hindi pag-aari ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin dito. Ano? So, ituloy natin. Okay, ito po ha. Ayan, ginawa po nilang si Rizal ay dayuhan. So, ethnic siya Chinese. Ibig sabihin, doon siya nagbula sa China. So, ibig sabihin, hindi siya anak ng Diyos. Nilalang siya ng Diyos sa labas ng Eden. Pag sinabi pong Eden, doon po nagmula ang Pilipino. Hindi galing sa ibang lugar. Pag sinabing Eden, hindi dumating ang Pilipino galing sa ibang lugar, kundi ang Eden ay doon nila lang sa likabok ng lupa ang anyo ng Pilipino. Yan po ang salitang Eden. Okay? At ang Pilipino nilalang ng Diyos mula sa hininga ng buhay ng may likha o ng espiritu ng ating ama na tinatawag nating Diyos. So, ibig sabihin, nilalang ayon sa dugo ng inchik. So, ibig sabihin, pag sinabing Eden, hindi galing sa dugo ng tao ang binhi ng Pilipino. Kung hindi, ang dugo ng Pilipino galing sa hininga ng buhay ng Diyos. At ang katawang laman ng Pilipino hindi galing sa alikabok ng China. Galing sa alikabok ng Pilipinas. At uuwi rin at babalik sa alikabok ng Pilipinas. Ipinapaliwanag po ni Dr. Si Rizal yan. Lahat yan nandun sa may ultimo at Diyos. Ano? So, yun po ang ibig sabihin ng Eden. Hindi ginawa ng inchik, hindi dugong inchik, kung hindi dugong Pilipino. Kaya walang katotohanan na si Dr. Si Rizal ay lying inchik. Pag sinabing lying inchik siya, wala siyang kabanalan. Hindi siya galing sa Diyos, hindi galing siya sa Eden. Ibig sabihin, may kapintasan siya. Pumatay siya ng Pilipino, inagaw niya ang mga lupain ng Pilipino, no, sa mga kapwa Pilipino. Pinatay niya ang kapwa niya Pilipino. Kasi ang mga inchik po likas na mamamatay tao, ano po? Okay, tuloy po natin. So, pinalilabas nila na pinalayaan ni Rizal ang Pilipinas, ng inchik na si Rizal ang Pilipinas dahil sa colonialism ng Spain. Kaya sinisira nila ay history ng Katoliko. Ano po? Kaya tayong mga Katoliko, sana magising na tayo na pinapalit-palitan lamang nila ang kasaysayan ng Katoliko tapos aalipinin tayo. So papayag ba kayo niyan? Nag-alipin kayo sa Kastila for almost 400 years tapos extended ng 500 years hanggang ngayon. Kasi Kastila po rin po may-ari ng simbahan. At ang kaluluwa ninyo ay nagsisilbi sa Vatican. Kasi isang bansa po ang Vatican. Siyudad po yan na isang bansa. So, ibig sabihin, kung meron kayong birth certificate, yan po ay, ang talaan yan ay nandun sa Vatican. Ganun po yan. So, ibig sabihin, nagbubuwis tayo sa Vatican. At the same time, nagbubuwis din tayo dito sa gobyerno. At saka sa simbahang Katoliko. Eh kung maniningil pa itong mga inchik, ilan ang buwis natin? Maniningil ang China ng buwis o yung komunista. Naniningil sa atin yung simbahang Katoliko, komunista na may control at saka Espanyol. Hindi dalawa na binagbubuwis natin. Maniningil pa ng buwis itong gobyerno natin. Kasi iba ang simbahan eh. Ang simbahan, dalawang tao ang nandyan. Naniningil ng buwis. Isang Kastila, isang Inchik. Kasi yung pinaghahatihan po ng Inchik yan at saka ng Kastila eh. Ganun po yan. Kaya makikita mo,
mayayaman yung mga Incheck dahil galing dyan sa simbahan natin ng pera at galing sa atin mahihirap ang pera. Galing sa simbahan, galing sa mahihirap ang pera ng simbahan. Tandaan nyo po yan. So, sino may-ari ng simbahan? Incheck at saka Kastila, Sangli. Naintindihan nyo? Kaya pag napansin nyo, ang mayaman dito yung may-ari ng mga ano, malalaking establishmento ng simbahan. Okay? So ngayon, sa Pilipinas lang ho yan eh. Pangalawa, pinagbubuwisan natin, gobyerno natin mismo. So ilan na nagbubuwis? Buwis na pinagbibigyan natin tatlo. Tatlong uri ng kategori ng tao. Ngayon, kung Incheck ang may-ari ng simbahan, Incheck pa rin na dyan sa gobyerno, edi talong-talo ang Pilipino at sila ang gagawa ng mga picking history natin. At ganyan ang nangyari noong 1986 revolution. Ano? Dala-dala tayo ni Cardinal Sin o Cardinal ng mga makasalanan at sumusunod sa kanila. Kaya tayo dala-dala sa maling history. Ngayon, pangatlo, nagbubuwis din tayo sa China dahil itong komunista naniningil din ng buwis at inaag nakikipag-agawan sa ating mga lupain. So, ang umaagaw sa ating lupain ay ilang puwersa, apat na puwersa. Isang Espanyol, isang Incheck sa simbahan. Yan ang tag-aagaw ng mga lupain. No? So, pangatlo, gobyerno, tag-aagaw ng lupain. O, pag sinabi ng simbahan, gusto ko ito, kailang aproba ng gobyerno. Pag sinabi ng Incheck, gusto ko ito, ng NPA, kailang aproba ng gobyerno. Kaya kung ang gobyerno mo ay China na, eh ano pa? Ano pa ang pagkatao mo? O, diba? O, ipapasok pa itong China ngayon na sinasabi, ang founding father daw ay sila. Ah, di tapos na wala ka ng bansa. O, praise the Lord ka pa rin. Hallelujah. Ay, huwag mo nang purihin ang Diyos kasi wala ka ng bansa eh. Ang purihin mo yung kwano, yung santo mo doon dahil yung nagdala sa iyo sa maling kasaysayan. Mali ang pagpupuri nyo. Pag sinasabing pagpupuri nyo, pure, alam niyo na Pilipino kayo, alam niyo yung manluloko, alam niyo yung manggagancho, alam niyo yung dinadala kayo sa tamang landas. Eh, yung sinusundan natin, bulag eh, walpipi. Ang may utak, yung mayroong hawak na Mama Mary. O, diba, natandaan ninyo, santo ninyo, daladala ni nung Kastila, saan tayo dinala? Hindi ba sa pagkamangmang, anong itinuro tayo sa atin? Magsalita ng sariling Kastila. Sariling salita ng Kastila. So, binubura yung ating kultura. Binubura nila yung kasaysayan ng ating script. Pag binura ang ating sariling script, ang ating sariling salita, mawawala ang ating pagkatao sa ibabaw ng mundo. So, ang minamahal po yung pagkatao kasi yung pong salita natin, hindi yan galing sa dayuhan, galing yan sa Diyos. Kaya tayo nagsasalita. Pag nawala po yung salita natin, tinatanggalan tayo ng ating kaluluwa. Tinatanggalan tayo ng sariling pag-iisip, tandaan ninyo yan. O. Tinatanggalan tayo ng sariling lupain, pagkatao. So, ngayon, si Santo Niño yan ha, na maraming namatay dahil kay Santo Niño, tandaan nyo yan, si Rizal, si Lapu-Lapu at marami pang iba. Hindi po totoo si Santo Niño, terorista si Santo Niño at mga agaw ng lupain. Ang ginagawa lang ni Santo Niño, magsasalita yan sa pamamagitan ng pari. Gagawa sila ng kung ano-ano, mga kung ano, lilipat nung tungkol, wari magtatayo ng simbahan. Yung pala nagpo-prospect ng miminahin sa di kalayuan. Pagkatapos, nagawa silang tisa, kunwari sa sambasambahin nila doon, mga Kastila sila, Incheck, pareha sila. Magtataka naman yung mga Pilipino, bakit sila ang sasamba doon? Sige, yun namang ibang Incheck at Kastila, sige ang mold ng lupa. Ito yung gagawin natin sa Santo Niño, tapos ilagay natin sa altar. Tingnan mo mga Pilipino, tapos lagyan natin silang pagkain, inumin. Tingnan mo, sasamba yan doon, kunwari magsamba-samba din tayo. Mare, paruna mo, sasamba na rin sila. Ganun ang plano nila. Di na kung sumasamba na sila, nandun na sila sa simbahan, nandun na sa labas ng mga minahan yung mga Incheck at saka yung Kastila. Nagtatanil na sila. So, ngayon, tutunawin nila yun. Tapos pagkatunaw, gagawing ginto
ipapares doon sa gintong sa tisa na kulay ginto. Di siyempre, di mo na alam ang kulay noon, pure na ginto na pala yun. Ilalabas na yan patungo doon sa China, gagawin nilang buda. Kunwari, paglabas ng Pilipinas, gagawin buda. Paglabas ng Pilipinas, gagawin Santo Niño. Pero gold na yun. Yun ay isang way ng pagnanakaw. Ano po? Ngayon, sinong nawawalan? Kaya butas-butas na yung Pilipinas, tingnan mo, ay nasan yung mga gintong yan? Ayun na yung Marcos Gold. Ano po? Para hindi magmukhang Philippine-made, gagawing Japanese-made ng Buddha o kaya mga Diyos-Diyosan. Pero dito naman pala galing. Ganun po mangloko ang mga inchik at saka mga dayuhan. So, napakahalaga po ng ginto, ano? Lalo na yung gas reserve. So ngayon, gusto nyo sa inyo pera, sa atin yung, sa kanilang ginto, atin yung perang papel. At kayo, pag naubos, lalabas kayo. Ganun ba yun? So yun po, yung kakinakala, may gobyerno tayo. Tignan po natin ito. Kasi, mabasa. Maybe also yung kakinakala. Maybe. Yeah, maybe. So focus na po tayo. Ayan, sasabi natin. Story natin. Hindi na history natin. Kuha na sila ng kung anong invento nila. Pero hindi po yan epektibo. Hindi po yan maging epektibo. Kasi sinasabi ni Dr. Ciro sa ano, basta si Kinan. Ano ito? Si Kinan. Si Ki family. Ay, si Tungingko family. Tungingko lang po. Okay. Kaya yung mga sinasabi itong Chinese historia, mga piki yan, no? Pansin mo, galing sa 22 generations ni Kiyenan family, si Dr. Jose Rizal. So, hindi na siya galing doon sa henerasyon ni Adan. Ano? Galing na siya kay Kiyenan. Si Jose Rizal po, galing niya sa lahi ni Shem. Ito pong mga inchik, galing sa lahi ni Ham. Kaya ang gusto ng mga inchik, eh hindi sila nagbabasa ng Bible. Ang gusto nila galing sa kanila si Adan, si Shem, si Ham at saka si Japheth. Pati si Noe galing na rin sa kanila. Ganyan po kagahama ng mga inchik, ano? Kasi sila po ang sinasamba nila talaga, ancestors nila. Ganun po 'yan. Ang gusto nyo patunayan po natin, ano? Hanapin natin na ang patunay na si Aquino ay parati po siya sa Communist China. Kaya hindi totoo po na siya ay hindi totoo. Ang pinaglalaban po niya ay ito history ng Pilipinas. Ano po? Kundi history po ng mga ancestor nila. Ano po? Nakikita mo, nakasama rin siyang puti dyan. So yan po ang sinasamba niya. Yun no? Ancestor niya. Ano po? So, tingnan natin. Hindi na sinasamba yung Diyos natin, yung ancestor nila. Ano po? So, isa po siyang pujian. Hindi siya sumasamba sa tulad ng Diyos ni Jose Rizal. Ano po? Wala siyang pinaniniwalaan kundi ang tiro-Diyos nila ay yung kanilang mga ninuno. Ganyan po ang mga inchik dyan sa pujian. Kita mo niyo po, yun yung sinasabi natin na yung pag naalala niyo po itong parang nakapalda na ito, ang anyo niya ay parang si ano, yung gumawa ng history ng pag pinakamatandang mapa ng China na hanggang Hainan province lang na in-reveal ni Dr. Tran Doc Ason, ano? Isa po siyang Vietnamese professor, no? Na nagpunta diyan sa Amerika sa Yale University. Ano? At itong taong ito, no? Ang gumawa ng the oldest map of China. Ano, na hindi sakop ang Paracel Islands at Spratly Islands hanggang Hainan province lamang, ano? So alalahanin ko po kung sino 'yon, ano? So, ito po yung sinasabi ko na si Dr. Tran Doc Ason, ano? Tran Doc Ason, ano? Siya ang nakakita na
Hindi totoo yung mapa ng China, ano? Yung historical claim nila, ano? So, basahin niya po natin, ha? Thank you for giving me the floor. So I am historian. So I start to study about the document related with the South China Sea conflict for 10 years ago. And during these times, I collect a lot of documents, not only from Vietnam, but also from Western countries, from China. I also visited China 5 times. And I visited a lot of country in Europe, in Singapore, in Malaysia, and in many library in United States. And after that, I cooperated with Mr. Trần Thắng, my friend. He lives here, president of IVCE. And we collected a lot of the map. But the map published in Vietnam since the 17th century. Published in China and in the Western countries. And we collect some document and math, and we found some material and some evidence, some proof inside. The evidence in the material we collected the show the Vietnam have claims and have the overrun cheese over Paracel in Vietnam called Hoàng Sa, and then the old name is Bãi Cát Vàng or Cồn Vàng were written in some Western document. And from Spratly, we call Trường Sa, and also many evidence to show that Vietnam have claimed and have the like ownership over Paracel and Spratly. And this is the content of my paper today. So in the early 16th century, the Portuguese navigator came to each sea during their journey to discover Asian continental. They investigated, surveyed, and mapped several kingdoms around the South China Sea, including many offshore islands. They named the archipelagos Pratsen or Paracels for a group of islands offshore of the Cochinchina Kingdom. The Cochinchina is the name the Western people called Vietnam at that time. But in Vietnam, we recognize neither islands named Bãi Cát Vàng with Nôm character and Cồn Vàng or Hoàng Sa with Chinese character and, from the end of the Lê Dynasty and of 18th century. And after that, there are many military troops, missionary priests, and traders from New Zealand, from France, United Kingdom, and Spain. They came to our country for their business operation and missionary works. Ito po yung summarize niya, ano po? Yung sinasabi ni Dr. Tran Doc Asun, ano? Okay, yung newly found map show Spratly Islands, never a part of China, ano? So, i-play po natin. 1 minute lang naman po ito, ano? China's claim to more than 80% of the South China Sea, which includes overlapping claims with the Philippines, Taiwan, Malaysia, and Vietnam, took another hit recently when Dr. Tran Doc An Son, a Vietnamese historian and deputy director at the Da Nang Institute for Socio-Economic Development, visited Yale University in New Haven, Connecticut. A report in Forbes said that Vietnamese historian and deputy director Mr. Son found two collections
of maps at Yale University in the U.S., which showed these islands were not a part of China in the earlier days. The first collection, around 200 maps, was named Qianlong's map in 13 rows and dated 1760. The Forbes report said the maps illustrated in detail all the territories that belonged to China under the rule of the Qianlong Emperor. The territory stretched from mainland China to islands and surrounding waters, but none of the maps drew nor mentioned the Nansha Islands or Xisha Islands, the names given by China for the Spratlys and Paracels. The second collection that Dr. Sun found at the library was the Atlas von China, or the Atlas of China. It consists of two parts published in 1885 by Dietrich Rehmer Publishing House, a Berlin-based publisher. The report said although it might seem unusual for a German publisher to print maps of the 19th century China, it must be noted that Sino-German relations were formally established in 1861. According to Son, the Chinese government's inclusion of most waters and islands of neighboring countries inside their imaginary line, and thereby their claim that the area is part of the long-standing sovereignty of China, is historically false. So historically false po yun, ano? So ang sinasabi po doon ay yung si Qianlong Emperor, ano? So si Qianlong Emperor, kamukha po nung ancestor ni Aquino, ano? So pinapatunayan po doon na si Tran Duc Anson, nag-research siya kung saan sa ang lugar sa Amerika, sa Europe, no? At sa mga matatandang universities sa buong mundo, at natagpo nila na yung China ay hindi nasasakop ng pinakamatandang mapa nila itong sinasabing Paracels Islands at saka Spratly Islands. Yung po ang sinasabi diyan. So si Qianlong Emperor kamukha po ni ano nung lolo ni na dinadasal-dasalan ni Aquino, ano po. So kung meaning yun din yung lolo ni Aguinaldo. Ano po? So ganun po 'yan. So tama po, Qing Dynasty siya, ano po. At siya ay pumunta din sa Fujian. Ganun po 'yan, ano. So, ganun po yan. History na Qianlong. So, maaaring ito nga ay kamag-anak nila Aquino. Siyempre, kamag-anak eh. Ayan nga, oh. Di ba ba kamukha nun ito? Teka. Ano ba si Qianlong? Qianlong. Qing Dynasty. Ano po? Songzi. Ah. Ganun po talaga. Ibig sabihin, dynasty rin talaga yung ninuno ni ano ni Aquino. Oh, yun yun. Yan yung kamukha eh. Emperor din pala. So, pag nakita natin yung yung kanina, emperor ito ni Aquino, tatay na sinasamba-samba niya doon. O yan, di po ba? Emperor yung tatay niya. O, yung sinasamba-samba niya. Yan, si Aquino, nagsasamba. Yan. Okay. Now, please collect the incense from his ancestor and other clan members and put them in the incense burner. Now, please collect the incense from his ancestor and other clan members and put them in the incense burner. Kaya po, hindi totoo ang Katoliko si ano. Nagpanggap lang siyang Katoliko. Kasi ang Katoliko, sumasambayan sa Diyos, di ba? So, ang, di ba, hindi pwedeng mag, sabi sa Bible, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kasi ito, ang Panginoon niya, hindi si Mother Mary talaga. So, nagpanggap lang siyang Katoliko. Ano po? Lolo nila talaga sinasamba nila. Totoo po yun. Talagang ang ginudyos nila sa China ay mga ancestors nila. Hindi totoong si Mother Mary. Kaya kung naghahawak yan ng nag-a-attend yan sa simbahan, yan ay pagbabalat kayo na lang. Ganyan po mag gumawa ng kasaysayan ang mga Incheck. Ano po?
Yan ang sinasabi nilang founding father ng Pilipinas. Okay, Hong! Now please get the red sash off His Excellency. Kaya itong mga kabataang makabayan, ito po yan sila. Yan ang nagnakaw ng kasaysayan ng Pilipinas. Yan po si Koryo. Yan po si Koryo. My mother had a question. My mother was very happy to talk about my sister. That's why it's very happy. Ganyan nila, nililink yung history natin sa mga lulo nila. Ganun po yan. Kaya sana po, magising na tayo. Kababansa ko, ano? Writer talaga ang mga chick kahit kailan. Writer sila. Yung hari ng Peter Biscam, ano po? Ganun po yan. At hari din niya sa pagnanakaw ng kasaysayan ni Dr. Si Rizal. At yung tatay niyan, founder ng PDP Laban. Excuse me. Ang pinaglalaban mga ancestors nila sa China. Hindi yung ancestors natin sa Pilipinas. Apo. Okay. Balik po tayo dito. So, ang paggawa ng kasaysayan ng ano, niyo si Rizal sa China ay proposal po yan, no, ng Federation of Chinese Chamber of Commerce. Ayan, ganyan ninakaw nila ang ating kasaysayan. So bukod doon sa Chinese Chamber of Commerce, may pito pang organization kasama yun sa pagnanakaw. Sa Jingjiang nila, no? At involve itong Chinese ambassador na ito ni si Fu Ying. Kasama niya yan dyan si Joseph Estrada. Kaya si Joseph Estrada, in-check din po yan. Nasasabihin itong kabataang makabayan ni Emilio Aguinaldo na tuta ng kano. Kaya yun po ang history. Pag sinabing tuta ng kano, ayaw nilang tanggapin na ang nagdeklara ng Philippine National Hero ay ang Amerikano sa panahon ng 1901 ni Henry A. Cooper, ano? So ngayon, nire-revise nila yung history, kaya ganyan ka lang ginagawa dahil nga po sa pagnanakaw ng karagatan at ng bansang Pilipinas. So ang gustong gawin ng mga Aquino, yung China kasama rin sa perlas ng Silanganan. Kasagsagan po ng pangagaw ng mga islands. Kaya ang dahilan dyan ng mga paggagawa ng islands, mga man-made islands dyan sa West Philippine Sea, ay walang iba yung mga gumamit ng bandila ni Emilio Aguinaldo. From time ni Marcos, Fidel Ramos, kasi si Fidel Ramos, pinatay din niya yung kasaysayan ni Andres Bonifacio. Bininta niya yung Fort Bonifacio. Sa halip na ibinta niya yung Emilio Aguinaldo, ay ibinta niya Fort Bonifacio kasi plano nga nila matagal na nagawing province of Fujian ang Pilipinas kasi ang pagpapakilala ni Emilio Aguinaldo sa Pilipinas ay bayan ito or state. At yung mamatay ng dahil sa iyo, hindi totoong dahil sa bansang Pilipinas, kung hindi dahil doon sa mga kabataang makabayan. At yan na yung mga NPA, mga kung sino-sinong mga People's Liberation Army na patuloy tayong sinasaktan. At hindi pa sapat yun, pati droga galing din dyan sa Fujian,
ipinapadala sa atin na ginawa namang dahilan nito ni Duterte na isa ring kabataang makabayan ni Juma Sison na pagtatanim, pagpatay ng mga maraming Pilipino. So tanim ebidensya na ang pagkatapos ang may kasalanan din ay mga pulis. Kaya ginagamit lang ng mga Pujian Chinese ang dugo ng Pilipino para mapas sa kamay ng mga ninuno nila ang bansang Pilipinas. So kumbaga, pinapatay ang Pilipino dahil sa kanilang mga ancestors, hindi dahil sa bansang Pilipinas na kung saan dito isinuko ni Dr. Si Rizal yung dugo niya. So ang gusto ng mga Inchik, pasukuin ang dugo ng Pilipino sa Fujian Province, hindi sa bansang Pilipinas. At itong mga bisita nating Inchik ayaw sumugo sa bansang Pilipinas. So ginagawa lang na propaganda itong bandila ni Emilio Aguinaldo at pambalot ng mga pagnanakaw ng kasaysayan ng ating bansa. Historical fact ang sinasabi nila, dito ba? Kaya tandaan nyo po yan. Pag sinabing historical fact, alam natin kung paano ipaliwanag yung kasaysayan natin. Eh ngayon, dayuhan na nagpukwento para sa atin. Ano po? Hindi lang marunong sa historical fact itong si President Estrada. Ganun po yan. Kaya yan, yung pamimiki, malaki ang pananagutan nito ni Estrada. Sa kinulat yan, ha? Pati yan si Emilio Aguinaldo at pamilya niyan. Sa pagtawag niya sa Pilipinas bilang bayan nila. Yan ay isang uri ng pamimiki itong mga estudyanteng Inchik na ito. Kasaysayan ng ating bansa. Yeah. Na hindi naman kasaysayan ng ancestors nila. Ay, pero seriously, ito ay kasaysayan ng ating Diyos. During the time of 99 po ata, tapos 2000. Yeah. Nagtataka na yung mga Pilipino, bakit mayroong ganyan nila? Ayan o, Siangu Village, no? At ito si Domingo Lamco, ito yung alias Kiyenan. So, hindi ka magtataka na magnanakaw ng kasaysayan ang mga Inchik dahil mahilig silang magpalit-palit ng apelyedo, ano? So, ganun po yan. O, tignan mo, ho. Highly esteemed by many Chinese worldwide. Kaya kung hindi natin isisiwala itong katotohan na sinasabi ko ito, ay natapos ang katotohan na ang Chinese.